Magandang umaga. Noong 1997 ay sumabog ang balita dito sa Pilipinas patungkol sa insidente na nangyari sa Chong Sisters. Sila ay kinidnap, ginahasa at pinatay. At ang pinakapangunahing suspect dito ay si Paco Larrañaga at ang ibang inyang sinasabing kasama. At si Paco Larrañaga ay nakulong ng 15 taon. Ngunit kamakailan ay may lumabas na balita na si Paco Larrañaga ay walang kasalanan. Walang kongkretong ebidensya ang nagtuturo sa kanya sa krimen na iyon. Ang katotohanan ay mayroong mga testigo na nung nangyari ang insidente ay wala siya doon sa Cebu. Siya ay nasa Quezon City. Kung totoo man yun, si Paco Larrañaga ay nagbata ng parusa na hindi niya naman ginawa o wala naman siyang kasalanan. Ito ay hindi makatarungan. No? Ngunit kung titingin tayo sa Panginoong Hesukristo, siya din ay naparusahan, namatay, nang hindi niya naman kasalanan. Tayo ang nagkasala, ngunit siya ang nagbata ng parusa para sa atin sa cross ng Kalbaryo. At dahil dito, tayo ay napawalang sala sa harap ng Diyos at nagkaroon ng bagong buhay. Ito din naman ang ipinapakita sa mga talata na ating titignan sa umagang ito. Kung may mga Biblia kayo, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Galacia, Kabanata 2, mga talata 17 hanggang 21. Galacia, Kabanata 2, mga talata 17 hanggang 21. Akin pong babasahin. Ngunit kung sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang makasalanan. Si Kristo ba ay lingkod ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako'y suwail. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko pinapawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ang pinakatema ng mga sulat ni Pablo sa Galacia ay ang pagiging malaya ng isang Kristiyano dahil sa biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang kanyang layunin sa sulat na ito ay ulitin sa kanila ang tunay na kalikasan ng Ebanghelyo. Ano iyon? Tayo ay napawalang sala dahil lamang sa pananampalataya kay Hesukristo. Dito sa aklat na ito ay hinaharap ni Pablo ang ibang Ebanghelyo o another gospel na kung saan ay itinuturo na bukod sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay kailangan mo ring sundin ang mga kautusan upang ikaw ay maging ganap na mananampalataya. At ang mga mananampalataya dito ay nadadala ng mga katuruan na iyon. Ang sabi nga dito ni Apostol Pablo sa Kabanata 1, talata 6, dito ay pinakita niya yung kanyang pagkadismaya sa kanila. Ang sabi, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Kaya dinidiin ni Pablo sa sulat na ito na dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo, ang mga mananampalataya ay pinalaya sa kabigatan ng lumang tipan. Dito sa mga talata na ating titignan ay dinidepensahan ni Pablo ang doktrina ng inaring ganap. Dito ay pinakita niya ang kaibahan sa pagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa kautusan. Sa mga naunang talata ay makikita natin na binasa din natin kanina ang pagtutol ni Pablo kay Pedro dahil sa kanyang inasal noong dumating itong mga
kumakalaban sa ebanghelyo itong mga tinatawag na Judaizers. Noong siya ay kumakain, nakasama ng mga mananampalatayang Hintil at Hudyo, noong una siya ay kumakain ng kasama ng mga mananampalatayang Hintil at Hudyo, ngunit nung dumating itong mga nagsasabing galing kay Santiago, siya ay biglang tumayo. At maging si Barnabas at ilang mga Hudyo ay sumama sa kanya. Kaya si Pablo ay tumayo din dito at tinutulan siya sa kanyang maling asal. Bakit? Dahil inilagay ni Pedro ang ebanghelyo dito sa alanganin. Ang pagtayo niya doon ay pagpapakita ng pagsang-ayon niya sa sinasabi ng mga Judaizers na bukod sa pananampalataya kay Jesus ay kailangan mo ding sumunod sa kautusan. Dito nga sa mga talata 15 at 16 ay ito ang sinabi, tayo mismo ay ipinanganak ng mga Hudyo. Ang kausap niya dito ay yung mga si Pedro at yung ilang Hudyo at hindi mga Hintil na makasalanan. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi haariing ganap ang sino mang laman. Ang sinasabi niya ay tayo ng mga Hudyo at kasama ng mga Hintil ay parehong naligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dito sa mga talatang ito ay hinihayag ni Pablo ang totoong kalikasan ng inaring ganap. Well, ang inaring ganap ay legal na tawag na tumutukoy sa katayuan ng tao sa harap ng hustisya ng Diyos. Upang maideklara na matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos, kailangan niyang maging banal, ngunit ang problema, tayo ay hindi banal. Tayo ay makasalanan. Ngayon ang tanong, paano ang makasalanang katulad natin ay magiging matuwid sa harap ng banal na Diyos? Yan ang sinasagot ng doktrina na ito. Hindi sa pagsunod sa kautusan, hindi sa pagiging mabuting tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Noong tayo ay nanampalataya sa Kanya, ay idiniklara tayo na wala ng kasalanan dahil ang katwiran ni Kristo ay ibinilang na sa atin. Yan ang dinidepensahan ni Pablo sa mga talata na ating titignan. Ang mensahe na aking nakita sa mga talatang ito ay ito. Ang isang mananampalataya ay pinalaya na sa kasalanan, kaya siya ay hindi na nagpapatuloy dito. Sa makatuwid, sinisikap niyang ipamuhay si Kristo na nagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po, ang isang mananampalataya ay pinalaya na sa kasalanan, kaya siya ay hindi na nagpapatuloy dito. Sa makatuwid, sinisikap niyang ipamuhay si Kristo na nagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ako ay may nakitang tatlong puntos dito. Ang una ay ang inaring ganap ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Siya ay namatay upang mabuhay. At pangatlo, siya ay nabubuhay kay Hesukristo. So una, ang inaring ganap ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Dito ay mayroong nakita si Pablo na tututulan nitong mga Judaizers na ito. Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang tao ay naideklara na matuwid, bakit ka pa mag-aabala na maging isang mabuting tao? Ang argumento ay ganito, ang doktrina ng inaring ganap sa pananampalataya lamang ay mapanganib. Sapagkat kung tatanggalin mo ang kautosan, ay tatanggalan mo rin ng responsibilidad ang tao. Sila ay nanampalataya kay Kristo. Pagkatapos ay gagawin na nila kung ano ang kanilang maibigan. Kaya ang sabi ni Pablo dito sa talata 17, ngunit kung sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpuang makasalanan, si Kristo ba ay lingkod ng kasalanan? Ngayon, ang tanong upang maunawaan natin ang salita o ang tinutukoy niya dito ay babalik tayo doon sa
talata 15 na may binanggit si Pablo doon na makasalanan o makasalanan na hintil. Eh well, ito ay tumutukoy sa mga hintil. Dito ay pinapakita ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga hintil. Sila ay makasalanan dahil sa hindi dahil sa ginagawa nilang kasalanan, kung hindi dahil sila ay labas sa kautosan. So ang mga hintil na sinabing ang mga hintil ay makasalanan dito, hindi dahil sa ginagawa nilang kasalanan, kung hindi dahil sila ay labas sa kautosan. At dahil si Pedro at si Pablo ay nakikisama sa mga hintil na ito, sila din ay itinuturing na nilang makasalanan. Hindi itinatanggi ni Pablo dito na una, sila ay nagsisikap na ariing ganap dahil sa pananampalataya lamang, no, sa Panginoong Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng kautosan. Pangalawa, dahil sa pananampalatayang ito, sila ay tinuguriang makasalanan. Hindi itinatanggi ni Pablo iyon, ngunit madiinan niyang itinatanggi na dahil sa pagsisikap nila na ariing ganap, si Kristo ay naging lingkod ng kasalanan. Kaya dito ay sinagot niya agad ng wag nawang mangyari, or God forbid, or hindi maaaring mangyari. Well, totoo naman na ang isang Kristiyano, pagkatapos niyang maligtas, ay hindi ibig sabihin na hindi na siya magkakasala. Ngunit hindi nito sinasabi na dahil kay Kristo, siya ay naging makasalanan. Ang tao ay nagkakasala hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kung hindi dahil siya ay likas na makasalanan. Ang sabi nga ni Martin Luther, a Christian is not someone who has no sin or feels no sin. He is someone to whom, because of his faith in Christ, God does not impute his sin. Ito ang malaking pagkakaiba. Ang isang Kristiyano ay makasalanan, ngunit hindi na ibinibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Tayo ay makasalanan at tayo ay banal. Ngunit ang ating kasalanan ay hindi na ibinibilang sa atin dahil kay Kristo. Kay Kristo. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwento ni Sisyphus. Nung bata ako ay madalas ko itong marinig. Si Sisyphus ay isa sa mga Greek mythology. Siya ay hari ng Korinto. Sabi, pinarusahan dahil sa kanyang panlilinlang at pagpeke sa kanyang kamatayan ng 2 beses. Ang parusa sa kanya ay pagugulungin niya yung bato sa taas. At kapag yung bato ay nakarating na sa hangganan, ito rin naman ay babalik. No, at ito ay paulit-ulit niyang ginagawa. At ito ay pangwalang hanggan. Nakita ko yung kapag kakapareho sa ating paglakad bilang isang Kristiyano na tayo ay magkakasala, ngunit tayo ay magsisisi at tatayong muli sa biyaya ng Diyos. Ngunit ang kaibahan, ito ay hindi pang walang hanggan. Tayo ay pabuti ng pabuti dahil ang Diyos na nagsimula ng mabuti sa atin ay binabago tayo sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Bagamat siya ay makasalanan, tayo ay makasalanan, tayo ay hindi na nagpapatuloy dito. Bagkos, sinisikap niyang o nating mamuhay ng may kabanalan sa araw-araw. Dahil kung ang biyaya ni Kristo ay inihimok ka na magpatuloy sa kasalanan, anong ginagawa mo? Ginagawa mong lingkod si Kristo ng kasalanan. Katulad ng kautusan, ang kasalanan ay nasira na noong naibahagi sa atin ang Ebanghelyo. Hindi na tayo nakapailalim sa kapangyarihan nito. Ngayon, kung wala tayong pagpapatuloy sa kabanalan, ay itinatayo natin itong muli. Katulad ng sinabi ni Pablo dito sa talata 18. Ngayon, kung wala tayong pagpapatuloy sa kabanalan, ang sabi ko nga, itinatayo natin itong muli. Ginagawa nating walang kabuluhan ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo.
Sabi nga dito sa talata 21, hindi ko pinapawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, ang sabi ni Pablo, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ng walang kabuluhan. Ganito ang ipinakitang halimbawa dito ni Pedro. Parehong pagsira at pagtayo sa kautusan. Ang pagsama niya sa hapagkainan ng mga hintil ay nagpapakita ng pagsira sa kautusan. Ngunit, nung dumating itong mga Judaizers na ito, nung hiniwalay niya ang kanyang sarili, ito ay pagpapakita ng pagtayo muli sa kautusan. Nung una ay sinasabi niya sa mga hintil na sila ay naligtas sa pananampalataya, hindi sa kautusan. Ngunit bigla niyang sinasabi na ang kautusan ay kailangan upang mapatunayan ang pagiging isang kristunay na kristyano ng mga hintil. Noong inihayag natin na tayo ay mananampalataya ni Kristo, ngunit imbis na ikaw ay magpatuloy sa kabanalan, ay nagpapatuloy ka sa kasalanan. Ang ginagawa mo ay katulad ni Pedro, ay inilalagay mo rin ang ebanghelyo sa alanganin. Ipinapasawalang kabuluhan mo ang biyaya ng Diyos. Ang ipinapakita mo sa ibang tao ay okay lang na maging spiritual at makasalanan o sinasabi natin na carnal Christians. Wala pong ganoon. Kaya ang hamon dito ay bilang isang Kristiyano ay maingat nating iayon ang ating buhay sa ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang pinakatrabaho ng isang Kristiyano ay ang ebanghelyo. Dito tayo tinawag, dito tayo mamuhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, sa ganang akin, ang mamuhay ay si Kristo. Marami tayong nababalitaan na tumatalikod sa Panginoong Hesukristo na nagsasabi na sila na ay hindi Kristiyano. Personally, ako ay nalulungkot sa tuwing ito ay aking mababalitaan. At natatanong, ano pa ang kulang upang talikuran mo ang Diyos na nagligtas sa iyo? Well, kamakailan lang ang isang writer ng blog sa Desiring God na si Paul Maxwell ay nagsabi na hindi na siya Kristiyano. At marami pang iba. No? Si Joshua Harris nandyan, marami pang iba. Ilan lang yan sa mga nababalitaan natin sapagkat sila ay mga celebrity, sapagkat sila ay asikat. Ngunit, ilan pa kaya ang hindi natin nababalitaan? Marahil, marami pa. Ang sabi ni John Piper, if someone professes faith in Christ, keeps on with the same sinful lifestyle, rebuilding the sinfulness that Christ died to destroy, the penalty for making no effort to change, then it proves that this person never really grasped the gospel, but was just looking for an excuse to live in disobedience to God. Kaya dito ang pangalawang hamon ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanata 13, talata 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Hesukristo ay nasa inyo? Malibang kayo ay nabigo sa pagsubok. Siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya ni Kristo. Dahil balang araw ay iiwan din natin ito. Suriin nating mabuti ang ating mga sarili. Ang sabi sa ikalawang Pedro, kabanata 1, talata 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. O sa Ingles, ang sabi, making sure of your or making of your calling and election sure. Well, pangalawa, makikita natin dito,
siya ay namatay upang mabuhay. Ang kaparusahan sa hindi pagsunod sa kautusan ay kamatayan. Ngunit walang sino mang nilikha ang makakasunod sa kautusan ng perpekto. Si Pablo, na isang dating fariseyo, siya ay minahal niya ang kautusan at nauunawaan niya na maging siya ay hindi kayang sundin ito. Ngunit ano ang ginagawa nito sa kanya? Ipinapakita nito kung gaano siya makasalanan. At dahil dito, siya ay hahatulan ng kamatayan. Kung iyahambing mo sa perpekto at banal na Diyos, walang makaihigit sa kanyang kabanalan. Dahil tayo ay makasalanan, hindi banal, hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Gayunmay ang magandang balita, binayaran ni Kristo ang kaparusahan na dapat para sa atin dahil sa hindi natin pagtupad sa kautusan. Ang pangangailangan o ang demand ng kautusan ay binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay mabuhay sa Diyos. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Hindi ba't ito ay magandang balita? Dahil dito, tayo ay hindi nahatulan sa kautusan dahil ipinataw ni Kristo sa kanya o ipinataw ni Kristo sa atin ang kanyang katwiran. Si Kristo ay namatay sa ating katayuan. Tayo dapat ang nakaranas ng kaparusahan, ngunit ito ay inako ng Panginoon upang tayo ay ariing ganap at maging katuwiran ng Diyos. Dahil tayo ay napalaya na sa pangangailangan ng kautusan, patay na sa kasalanan, anong nangyari? Tayo ngayon ay nakapamumuhay ng malaya sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa talata 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang pag-alam sa mga katotohanang ito ay dapat magtulak sa atin upang pahalagahan ang kaligtasan na mayroon tayo kay Kristo. Ito dapat ay magtulak sa atin upang patuloy natin siyang mahalin at paglingkuran. Ito dapat ang nagpapaalab sa ating puso upang mamuhay sa kanyang kalooban para sa kanyang kaluwalhatian. Kilala ng karamihan si Paul Washer bilang matapang na nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. At masasabi ko na ako mismo ay nakinabang sa kanyang mga preaching. Hindi ko alam kung alam nyo ang patotoo, kanyang patotoo. Ang sabi niya, siya ay isang lasinggero dati. Magaling siyang magsinungaling at dumating sa punto na nais niyang baguhin ang kanyang sarili o kanyang buhay, ngunit patuloy pa din siyang bumabalik dito. Isang araw ay gusto niya nang bawiin ang kanyang buhay dahil nakita niya na sobrang miserable niya. Ngunit nung araw ding iyon ay may kumatok sa kanyang pintuan. Ang pangalan ay Mike Moore. At si Mike Moore ay ibinahagi sa kanya ang Ebanghelyo at simula noon ay nagbago na ang kanyang buhay. Isa sa kanyang preaching o maraming mga preaching ay lagi niyang nababanggit na may nagtatanong sa kanya, bakit ganun na lang siya kaalab sa Panginoon? Bakit ganun na lamang yung passion niya kay Kristo? Ang sagot niya, because He saved me. Dahil ako ay iniligtas ng Diyos. Noon ay may mga nagsasabi sa akin na sana pinagdaanan ko rin ang pinagdaanan mo. Sana yung buhay ko daw dati ay naging buhay din nila para ganun din sila kaalab sa Diyos. Well, hindi na natin kailangang daanan ang buhay. Hindi na nila kailangang daanan ang buhay na mayroon ako o ang buhay na ganoong uri. Titingin ka lang sa iyong sarili, sa iyong kasalanan. Titingin ka lang sa Diyos na banal at yung sarili mo na makasalanan.
at kung paano ka iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kanyang pagpapapako sa krus. Yun ay sapat na upang lalong mag-alab ang ating pag-ibig sa Diyos. Yun ay sapat na upang siya ay ating paglingkuran. Alam natin ang kwento ng isang makasalanang babae sa Lucas 7. Binuhusan niya o niluhaan niya ang paa ni Jesus, ng Panginoong Jesus. Pinunasan niya ng kanyang buhok at ito ay binuhusan niya ng pabango. Ang sabi dito sa Lucas 7 verse 47, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmamahal ng malaki. Sinong mananampalataya ang magsasabi na maliit ang pinatawad sa kanya? Lahat tayo, ang kasalanan natin ay malaki at malaki ang pinatawad sa atin. Ang kaligtasan na ginawa ni Kristo sa atin ay dapat sapat ng dahilan upang siya ay ating paglingkuran, patuloy na mahalin. Pangatlo, ang kanyang buhay ay si Kristo. Yung pagpapapako sa krus ay hindi lamang sa katotohanan sa buhay ni Kristo at dakilang nangyari sa kasaysayan. Ngunit ito din ay bahagi ng bawat buhay ng isang Kristiyano. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay napako na kasama niya sa krus. Ito ang sinasabi ni Pablo dito sa talata 20 na ako ay napako na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Noong ilagak natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, tayo ay na kay Kristo na. Tayo ay kaisa na ni Kristo. Ang sabi nga ni Philip Graham Ryken sa talata na ito, once we get into Christ by faith, then everything Christ has ever done becomes something we have done. It is as if we had lived His perfect life and died His painful death. It is as if we are buried in His tomb and then raised up to His glorious heaven. God attaches us to the events of Christ's life so that they become part of our lives. His story, the story of the cross and the empty tomb, becomes our story. Ganito kadakila ang maging kaisa ni Kristo. As if ang ginawa niya ay naging makatotohanan din sa atin. At dahil tayo ay napakong kasama ni Kristo, ang ating lumang buhay ay namatay na rin. At tayo ay binigyan niya ng bagong buhay. Kaya't ang sabi ni Pablo dito, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Ang lahat ng ating kaugnayan sa ating lumang buhay ay huminto na noong tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Bagaman tayo ay makasalanan pa rin hanggang ngayon, ngunit dahil kay Kristo, tayo ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Hindi dahil mayroong mabuti sa atin, kung hindi dahil kay Kristo na nagmamahal sa atin. Si Robert Greenlee ay ipinanganak noong 1886 sa South Carolina sa isang mahirap ngunit maka-Diyos na magulang. Nakita niya na siya ay tinatawag na maging preacher sa murang edad. At sa kabila ng mga pumipigil dito, sa kabila ng mga hadlang, ay siya ay nagpatuloy dito. Siya ay nag-preach ng 9,000 sermon. Kasama dito ang 1,275 na presentasyon ng kanyang historic message. Ano yun? Payday, someday. Nung siya ay nagpunta sa Israel, ay binisita niya ang lugar kung saan ay maraming naniwala na si Kristo ay napako sa cross.
At sinabi niya sa kanyang guide na Arab na gusto niyang puntahan yung pinakatuktok. At doon ay tumutol itong Arab na ito dahil delikado at mataas. Ngunit sa pagpupursigi ni Robert Greenlee, sila ay nakarating doon. Nung nakarating na sila doon, ay tinanggal niya ang kanyang sombrero at yumuko. Tinanong siya nung kanyang guide, nakapunta na po ba kayo dito? Ang tugon niya ay oo. 2,000 taon na ang nakalipas. Tayo ay naging kaisa ni Kristo, napako, nakasama niya sa cross ng Kalbaryo. Ang kanyang katwiran ay ipinataw sa atin. Hindi na tayo ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Well, sa panahon ngayon natin, na ang tao ay iniisip lamang ang kanilang sarili, na parabang ang mundo ay umiikot lamang sa kanila, ang Biblia ay nagpapahayag ng kamatayan sa sarili. Ang sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Hindi ibig sabihin ito na wala ka ng sariling buhay, sapagkat ang sabi dito, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Ibig sabihin, mayroon ka pa rin sariling buhay. Ang ibig sabihin lamang nito, ang nag-iisa mong buhay ay ipinapamuhay mo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang nangyari noong tayo ay naging kaisa ni Kristo? Ang sabi dito sa Galatia 5 verse 24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at kahalayan nito. Ang ating mga lumang kagustuhan, simula nung tayo ay nanampalataya, ay napalitan na ng mga kagustuhan ni Kristo. Kung noon, ang pinakalayunin ng iyong buhay ay ang iyong sarili. Ang iyong buhay ay umiikot lamang sa iyong sarili. Gigising ka sa umaga para sa iyong sarili. Pupunta ka sa trabaho para sa iyong sarili. Alagaan mo yung pamilya mo para sa iyong sarili. Ngunit ngayong ikaw ay naging kaisa ni Kristo. Ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Ang lahat ng pamumuhay mo sa iyong sarili ay napalitan na ng pamumuhay kay Kristo. Wala na ang iyong dating buhay, ito ay bago na. Sa Galatia 6 verse 14, subalit huwag namang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa cross para sa akin at ako'y sa sanlibutan. Hindi lamang tayo pinalaya sa kasalanan, tayo din ay pinalaya sa pagkaalipin ng sanlibutan. Kung noon ang sinusunod mo ay ang sanlibutan, ngayon dahil kay Kristo, ikaw na ay hindi alipin nito. Sa 2 Korinto 6 verse 14-15, subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos at sa mga iniligtas at sa mga napapahama. Ipinapakita nito na kung ang buhay mo ay si Kristo, ikaw ay Kanyang mabangong samyo na naaamoy ng ibang tao, mananampalataya man o hindi. Dapat siya ang naaamoy sa ating mga gawa at sa ating mga sinasabi. Hindi na yung kung sino tayo, kundi si Kristo na nasa atin. Ngayong panahon ng pandemic, na alam natin na hindi madali ang ating pinagdadaanan, paano mo ipinamumuhay si Kristo? Paano mo ipinamumuhay si Kristo na namatay para sa iyo at ikay naging kaisa niya? Lalo bang bumango ang samyo ni Kristo sa atin na naaamoy ng ating kapwa? Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, ikaw ay nanlalamig sa Kanya.
dahil sa pandemic na ito o COVID-19, tandaan mo na ikaw ay kaisa ni Kristo. Ang ating pag-asa ay hindi dun sa vaccine o ano paman, kundi si Kristo. Ang maging kaisa ni Kristo ay hindi madali, sapagkat ang sabi ng Panginoon na kung siya ay nagdusa, tayo din ay daranas ng pagdurusa. Sapagkat hindi nangako ang Panginoon na kung ikaw ay sumunod, ikaw susunod sa Kanya, ay wala ng pagdurusa. Ngunit siya ay nangako na sa kabila ng hirap na ating pagdadaanan, hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan. Sa Pilgrim's Progress ni John Bunyan, noong si Christian ay napunta sa interpreter's house, nakita niya ang isang apoy na nasusunog sa pader. At may isang lalaki na nire-represent ng kaaway ang nagbubuhos ng tubig dito. Ngunit siya ay nagtataka kung bakit ang apoy ay hindi namamatay. At yung interpreter ay ipinakita sa kanya, sa likod ng pader, andun si Kristo, nagbubuhos ng langis. Ganun kadakila ang maging kaisa ni Kristo. Pinapangalagaan niya ang ating pananampalataya. Ilang beses ka na nagsabi na, ayoko na, suko na ako. Pero bakit hanggang ngayon ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa iyong lakad bilang mananampalataya? Ito ay dahil inaalagaan ni Kristo, binubuhusan ni Kristo ng langis ang iyong pananampalataya. Kaya sa panahon ng hirap na ito na ating pinagdadaanan, tumingin tayo sa pag-ibig ni Kristo. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kasapatan. Kaya sa mga hindi pa nananampalataya sa Kanya, si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ang magbibigay sa iyo ng kasapatan. Hindi sa mundong ito, kung hindi kay Kristo. Hinahamon kita ngayon na manampalataya sa Kanya. At itong mga pangakong ito na sinabi sa Kanyang salita ay iyong mararanasan kung ikaw ay manampalataya at maging kaisa ni Kristo. Magsisi ka sa iyong kasalanan at sumunod sa Kanya sa buong mong buhay. Sa ating mga mananampalataya, marahil ang pag-ibig natin sa Diyos ay nanlalamig. Alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya na ito 2,000 higit taong nakakalipas. Sa prodigal son, lagi nating sinasabi na yung anak yung prodigal doon. Ngunit, kung titignan mo ng malalim, marahil ang mga talatang iyon, masasabi mo na yung ama talaga ang prodigal. Dahil nung anak ay hiningi yung kanyang mamanahin, ay hiningi niya rin yung ikabubuhay nila, nung pamilya. Anong ginawa nung ama? Ibinigay ito sa anak. At ito ay iwinaldas. Noong nawala na lahat sa anak, siya ay nag-isip na bumalik sa ama. Anong ginawa ng ama? Tinakbo siya. No, ay mga suot noon ay makakapal na robe at itinaas niya iyon at nakita, parang nahubaran ng ama. Ngunit tinakbo siya. Hindi pa matapos magsalita yung anak, ay sinabi na lagyan ng singsing itong anak na ito. Alalahanin mo yung unang tamis nung natikman ang pag-ibig ni Kristo. Sabi nga nila ay kung ikaw ay dumalayo sa Diyos, isang hakbang mo lang pabalik, nakabalik ka na sa Panginoon. Ganun siya kabiyaya. Ganun siya magbigay ng biyaya na labis-labis sa kanyang mga anak.
Kaya nawa ang mga katotohanan ito ay maging kasapatan na upang ipamuhay natin si Kristo, upang mag-alab ang ating pag-ibig sa Kanya, upang atin siyang paglingkuran. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na mabuti at punong-puno ng pag-ibig na nagbigay sa amin dito ng labis-labis sa pamagitan po ng kamatayan ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong salita na kung saan kayo na po ay namatay o ang inyong anak na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay mabigyan ng bagong buhay. At ngayon, O Diyos, tulungan niyo po kami na ipumuhay si Kristo sa araw-araw naming buhay. Ganun din sa mga kaibigan namin na hindi pa mananampalataya, nawa ay manampalataya sila sa Panginoong Hesukristo. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas niyo po sila, Panginoon, ng inyong biyaya. At sa lahat ng inyong ginawa sa amin, kami po ay nagpapasalamat. At nalangin namin na tulungan niyo po kaming patuloy na ito ay maging sapat ng dahilan upang kami ay patuloy na mamuhay kay Kristo at maglingkod sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.